Quezon City ang perwisyong idinulot sa kanila ng bagyong Undoy. Kaya naman, para hindi na maulit ang kanilang sinapit, nagtulong-tulong silang paghandaan ang mga bagyong maaaring tumama sa bansa ngayong taon. May report si Fritzy Cabial. Humigit kumulang sa 70,000 residente dito sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City ang nawala ng bahay sa pananalasa ni Bagyong Undoy. Ang bahay na ito ni Maria, ang tanging nilang naging takpuhan nang biglang bumulusok ang tubig mula sa katabi nilang peak. At ngayong tag-ulan na, walang oras silang inaksaya para maghanda. Sa tulong ng simbahan, nabigyan sila ng pambili sa materyales para pampumpuni ng kanilang mga nasirang bahay. Isa sa mga nabenepisyohan si Aling Divina na napagawan pa ng second floor ang kanyang dating plywood na bahay. Siyempre natatakot na naman kami dahil ito na naman kakaranas na. Sana nga ay pagdating ng tag-ulan, kung bumuha man sa hindi na ganun kataas. So kung ano lang yung kailangan nila na dapat na ibigay na tulong sa kanila para may patapos, para may payos, yun lang po ang binibigay namin. At para iwas baha, nagsimula na rin maglinis ng creek ang ilang residente. Bayanihan din namang maituturing ang isinasagawang sandbagging ng mga taga-Bagong Silangan. Ang serbisyo ng kanilang mga manggagawa, walang kapalit na pera. Pinakapakonswelo na daw sa kanila ang 10 kilo ng bigas na donasyon ng simbahan para sa araw-araw nilang trabaho. Pero di lahat ng taga-Bagong Silangan may bagong gawang bahay. Tulad na lang ni Ella at kanyang tatlong gulang na anak na naghihintay pa rin daw ng relokasyon. Likas na lang po pag dumating yung tag-ulan. Kasi wala pa po kami malilipatan na bahay. Sa huli, para sa mga taga rito, hindi sapat ang kanilang mga paghahanda kung kulang pa rin ang mga pasilidad at gamit pang rescue tuwing may sakuna. Ay, mayroon na po kami sa taas ng barangay hall natin. Nakahanda na talagang pag-iibakitan. Kaso nga lang, may limitasyon yun. First come, first serve. Fritzy Cabial, News 5. 6:21 a.m. Balikan uli natin ang mga kapatid nating netizens sa ating journalismo wall na walang sawang nagpo-post na kanilang mga saloobin kahit medyo oras na ng gabi. Tinanong namin sila kung ano ang mga paghahanda ba ang kanilang gagawin kung sakaling magkatotoo ang sinasabi ng PAGASA na magiging mas malakas pa sa Undoy ang mga darating na bagyo sa ating bansa. Ang sabi ni John Ariel Bernabe, i-check ang buong bahay at maghanda ng mga kakailanganin, halimbawang bumaha ng lampas tao. Mag-imbak din ang pagkain sa mataas na lugar, maging sa mga makinig sa mga balita. Ito ay upang magkaroon ng sapat na kaalaman. Tama yun. Sabi naman ni Carlos Coros. Carlos. Maybe we will just prepare for it because I think I can't do anything kasi walang cooperation ang lahat. Kung lahat tayo mga Pilipino ay tulong-tulong, I'm sure hindi tayo madaling matatabunan ng mga senaryong ganito. Ito naman ang paghahandang sinabi ni Leo Gumata. Sabi niya, kailangang maglinis ng mga kanal o mga daluyan ng tubig para hindi maging barado at maglikha ng pagbara sa nauuwi sa pagbaha. Maging responsable din tayo sa kapaligiran. Ang sabi naman ni Michelle De La Rosa, maghahanda na ako ng emergency batteries, food at clean water. Siyempre, magdasal din tayo para hindi natin uli maranasan yung mga ganoong klaseng trahedya. May paghahanda din si Bing Limson Salvador. Sabi niya, kami sa house namin, pinapaayos na namin lahat ng mga sira. Pinapalinis namin ang mga drainage sa loob ng village. May listahan din kami ng do's and don'ts. Dapat lahat ng tao ay handa. Ito naman ang sinabi ni Ayet Faustino. Preparations always need time. Government is very reactive when it comes to calamities. Sana government is always proactive. Ilang beses na tayong binabagyo, nagkaroon ng tagtuyot. Sana the government people will always look kung papaano mapapabuti ang Pilipinas, not how their assets will go up in the next years. The next president should also work hand in hand with the next vice president. Stop the greed and grab mentality. Congress and Senate should be more productive and proactive. Ayun, kahandaan naman sa sarili ang sinabi ni Zorin Lamsen. Sabi niya, pag-prepare sa sarili sa mga posibleng mangyari, manalangin wag lang umasa sa forecast ng PAGASA at makiramdam din tayo sa panahon. Basic needs yan ang dapat ihanda kung sakaling malipat sa evacuation center gaya ng damit, pagkain, ilaw, at iba pang pangangailangan. Basic ba ka mo, Lord? Ito ang pinaka-basic sa mga kapatid natin sa journalismo. Sabi ni Kiyo ni Imura, mag-Facebook. Facebook na lang. Mag-Facebook. Ito yan. At magsulat ng ha-ha-ha-ha. At tumawa na.
Ito naman, Sean, wala na talagang mas basic pa sa sinabi ni Michael Escoven. Sabi niya, bumili ng payong. Pero kahit nalulunod ka na sa ba. Payong. Pero pare, alam mo, hindi nabanggit dun sa komento ng mga ano natin, mga kapatid natin. Siguro, well, medyo, ano no, medyo hindi magdating naan. Pero siguro bumili tayo ng life jacket, no? Oo. Tama. Kasi mura lang naman yung life jacket, diba? Yung mga ating 500. Oo, yung mga foam na life jacket. Or actually, no, kung wala tayong pera, no, or budget pang bili ng life jacket, kahit yung 5 gallon ng... tubig or something, pwede nating kapitan yun. Yung sa mineral, no? Takpan nyo lang ha, kasi pag binusukan nyo ng tubig, lulubog kayo. Pwede rin yung planggana na plastic. Oo, di ba yung mga bata, nilalagay nila doon, tinutulak nung kondoy. Ang problema nung pare, pag umuulan, hindi pa na yung ano mo. Tawag doon. Tabo. Tawag mo, tabo. Tabo. Pero, kung pag-asa nagsabi niyan, baka malamang hindi mangyari yan. Tama. Maraming salamat sa pagpo-post at pag-join sa aming discussion. At kung gusto niyong sumali sa pinaka-active na Facebook fanpage para sa mga citizen journalist, punta lang kayo sa facebook.com, i-type sa search box ang word na journalismo. Pwede niyo ring i-type ang word na sa poll kung gusto niyo namang sumali sa aming Facebook group. Napakadami yung member natin dyan sa ako. Nagugulat ako eh. Oo, parang everyday, parang libo-libo na dadagdag sa grupo na yung Facebook na yan. No? At sa Twitter, Twitter po naman, pwede nyo kami sundan, www.twitter.com/apulnews5. Yun. Abangan mamaya. Balak na pag-upload ng DepEd ng mga sex education module sa kanila website, hindi muna matutuloy. At pag-yoyosi, ipinagbawal na sa relihiyong Islam. Kung bakit, alamin sa pagbabalik ng Sapul. Wake up, halos pag-alas 6:30 na po, 6:28 in the morning. Buenos dias, Sapulero at Sapulera, at welcome back sa Sapul. Bago tayo tumuloy sa balitaan, ito muna si Juan Lu. Good morning po mga Sapulero at mga Sapulera. Alam niyo po, kaka-farewell speech lang ng ating outgoing president na si PGMA, at marami pong nagsasabi na... Well, sayang daw yung boto nila dahil nagkamali sila sa pagpili. In fairness, marami rin naman nagsasabi na hindi naman nasayang ang kanilang boto dahil, well, hindi naman sila nagkamali sa pagpili. Well, para dun po sa mga nagsasabi na nagkamali sila sa pagpili, may kasabihan po kasi ang mga banyaga na back to the drawing board. So, kung nagkamali kayo, well, I suppose we can go back to the drawing board. Pwede po naman nating isulat, we can write down the qualities of yung gusto nating ideal leader. Pero mas maganda siguro, hindi na natin isulat, pwede na natin i-drawing. Opo, yung iba-iba nagsasabi dyan, maganda siguro kung malaki ang ulo. O medyo egg-shaped, egg-head, kumbaga. Bakit daw maganda malaki ulo? Kasi pwedeng matalino. Yung iba naman, mas maganda daw kung malaki ang mata. Bakit? Kasi malaki ang kita. Ay, ibig sabihin, malaki ang makikita. Ayan, para kita niya daw po kung ano nangyayari sa kanyang kapaligiran. Iba naman nagsasabi, malaki ang ilong. Pero teka muna, ayusin natin ilong. Dapat malaki ang ilong para naaamoy niya kung may mga nagbabantang panganib sa kanyang kapaligiran. Iba naman nagsasabi, dapat ang bibig niya ay medyo hindi nakasimangot, hindi rin nakangiti, kumbaga ay poker face. Para hindi alam ng mga kasama niya kung siya'y natutuwa na o anuman. Iba naman nagsasabi, dapat malaki ang tenga para naririnig niya ang nangyayari sa kanyang bayan. Ganyan po. Yung mga sobrang naman gusto naman mag-level up. Aside from drawing your ideal leader, pwede nyo naman kausapin. Pwede nyo lang kausapin niya. Sabihin nyo, good morning. Ha? Pwede nyo lang kausapin. Good morning. Good morning. Ayan. Alam nyo po, kayo po daw ang itsura ng ideal leader. Ano po bang masasabi nyo kung sakasakali lang na kayo ay magiging presidente? Ano bang mapapangako nyo? Nangangako ko, hindi ako nagnanakaw. Ayan, maganda ho yung pangako nyo. Ano pa ho? Tatanggalin ko ang karat sa gudyeg mo. Ba? Bakit ho? Kung walang karat, walang nahirat. Ayan. Okay po, sana po, makapulutan nyo ng aral ang proverbial drawing board.